Hindi alintana ng ilan nating mga kababayan ang banta ng COVID-19, makabahagi lang sa pagsimula ng Simbang Gabi sa bansa. Pero sa St. Peter Parish Shrine of Leaders, hamon para sa ilan, ang pagsunod sa minimum health protocols. Si Clazel Pardilla sa detalye, live, Rise and Shine. Clazel, kamusta dyan? Rise and shine, Dayan. Rise and shine, Pilipinas. Dumagsa ang mga deboto dito sa St. Peter Parish Shrine of Leaders sa pagsisimula ng unang araw ng Misa de Gallo o Simbang Gabi. Kaya nga, Dayan, pahirapan ang pagsunod sa health protocol, lalo na sa labas ng simbahan. Alas 3 pa lang ng umaga, nag-umpisa na ang Simbang Gabi. Hudyat ng pagsisimula ng siyam na araw na pagsasagawa ng misa bilang paghahanda sa araw ng kapanganakan ni Jesus. Mapabata, matatanda, magkakapamilya at magkakatropa dumalo sa misa. Aniya, tradisyon na kasi ito na mahirap isuko sa gitna ng pandemya. Pero dahil sa dami ng tao, hamon ang pagpapatupad ng health protocol. Kung sa loob, pinagsisikapang kontrolin ang dami ng tao, sa labas, dikit-dikit at Dayan, wala ng social distancing. Ito'y kahit pa 50 hanggang 70% capacity lang ang allowed sa mga simbahan. Dayan, may ilan din tayong nakita na nagbababa ng face mask para magpicture, kumain at makipagkwentuhan habang nagsisimba. Tila nakaligtaan na nga ang health protocol, nakalimutan pang may nagaganap na misa. Samantala sa kanyang homilya, iginiit ni Father Alan Samonte na pairalin ang mataimtim na pananalangin at anumang hinihiling ay may kalakip na gawain. Binigyan din ni Father Samonte na ang Simbang Gabi ay hindi oras para magpapogi, kundi para magpasalamat na buhay pa tayo sa gitna ng pandemya. Samantala, mula alas 3 hanggang alas 7 ng umaga, ang Simbang Gabi habang ang anticipated mass naman ay alas 5 hanggang alas 9 ng gabi. So, sa ngayon, Dayan, ay tapos na yung last mass ng Simbang Gabi. So, 7 to 8, ito na yung inihintay natin na last hour for Simbang Gabi for today. Sa ngayon, medyo kaunti na yung mga tao, no? Kumpara kanina na talagang siksikan, wala ng social distancing, unti-unti nang humuhupa yung mga deboto. Samantala, yung traffic situation naman natin, Dayan, etong mga papunta ng northbound o yung mga pa-Fairview, makakaramdam pa sila ng magaan na trapiko. Nakita naman natin na napakabilis, swabe pa yung mararamdaman nila na pagbiyahe. Pero dun sa may pa-southbound area, dyan medyo mabigit na yung trapiko kasi Dayan, marami na rin yung papasok sa kanilang opisina. Alam naman natin na patungo yan ang circle at talagang marami yung volume ng mga sasakyan na pupunta dyan sa may bandang Congressional, EDSA at Elliptical. Dayan? Okay, so Clizel, tama ba nagdagdag ba ng misa ang particular na simbahan na yan para siguro marahil mas spread out din yung ating mga deboto. So ilan ang misa sa umaga at ilan ang misa sa gabi na pwedeng daluhan ng ating mga kababayan? At meron din bang virtual, Clizel? Dayan, maganda na naibanggit mo yung virtual na yan, no? Ayon nga din sa simbahan, no? Talagang napakarami ngayon na tao na nagsimba kasi nga nasabik sila dahil last year hindi naman pinapayagan itong maramihan na pagsisimbang gabi, no? Dahil nga nandiyan yung peak ng pandemic, pero ngayon nakaka-overwhelm yung dami ng tao. Ang magandang balita, Dayan, para dun sa mga matatanda, no, na hindi na rin talaga makalabas ng bahay, hirap na, o yung may mga comorbidities na iniingatan natin ngayon na may Omicron variant, pwede, Dayan, ang virtual na pagsisimba. Nakita nga rin natin marami yung views, Dayan, ha? Talagang ito yung kinagandahan, may hybrid, ibig sabihin,
sabihin, may physical at may virtual. So choice na lang talaga ng mga tao. Yun nga lang ilan sa ating na-interview, sawa na raw sila sa virtual kasi iba pa rin daw yung pag nakapasok sila sa simbahan. Iba pa rin yung mabendisyonan sila ni Father para nakakagaan daw ng pakiramdam at parang nawawala yung kanilang kasalanan. Kaya yung iba, pinipili talaga na makapagsimbang gabi physically. Samantala din naman sa tanong mo, Dayan, mula 3 a.m. hanggang 7 a.m. yung simbang gabi, yan yung siyam na araw na Misa de Gallo. Alam mo, yung payo nga natin sa ating mga kababayan na pupunta dito, siguro mas okay din yung 3 a.m., yung pinakaunang Misa or yung last. Kasi napansin natin yung sa kalagitnaan, pagdating ng 4 at 5, Diyos ko, nandyan na talaga yung dumog ng mga tao. Nandyan kasi yung mga tao na na-late na, hindi nila mawari minsan kung saan ba sila papasok. Na na ba sa 4 o dun sa 5? So yung mas mainam, dun ka sa 3 a.m. at dun ka sa may last mass ng simbang gabi na 7 a.m. Nakita mo naman, Dayan, medyo maluwag na. So pwede ka pang, ikaw naman, Dayan, na nag-anchor, so pwede ka pang humabol pero virtual kasi naka-live naman yan at pinupost din nila sa Facebook yung recorded. Dayan? Ayun, kompletuhin natin yung ikangay 9 mornings na yan at isama natin sa dasal itong laban sa COVID-19 at maging ito pong bagyong Odette na ito. Salamat sa iyo, Clazel Pardilia.